ka dito! Umayos ka dito! Umayos ka dito! Umalis ka na! Umalis ka na! Nay! 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 Umalis ka na! Umalis ka na! Yana! Para sa aking mga kapwa ina, gaano nga ba kasakit ang mawalay sa iyong anak na mula pagkabatay iyo nang inaruga? Paano kung sa kanya namang paglaki, ayaw ka na niyang pakinggan at paulit-ulit ka nang sinusuway? Natitiyak kong marami sa inyo, napapaluhan na lamang dahil marami sa atin ay naranasan na ito. Pero sa ating tampok na totoong kwento ngayong gabi, isang ina ang napilitang ibenta ang kanyang sanggol na anak para maipagamot ang kanyang asawa. Sila kaya ay magkikita pa muli? Yan ang inyong pakatutukan dito sa aming episode na pinamangatang Sana Muling Makapiling. Mrs., ni-refer ko na po kayo kay Dr. Bauzon. Andun na rin po sa nurse ang pipirmahan niyo para sa schedule ng operasyon ni Mr. Operasyon? Erlyn, wala tayong pera pang pa-opera. Pag-usapan niyo na po muna siguro. Excuse me po. Meron na, Pio. Ito, saan mo yung nakuha? May nautangan ako. Ang importante, Pio, maoperahan ka na. Ito, akin na si baby. Huwag mo sabihin nagbabago pa ang isip mo, Erlyn. Malinaw ang usapan natin. Pwedeng payakap lang ulit sa baby ko. Magpapaalam lang ako sa kanya. Pakiusap lang, Virgie. Nakakatuwa rin si nanay na. Mahal na mahal kita. Mahal kita. Sige na. Ako na bahala sa kanya. Walang bigay-bawi, ah. Bayad na ako sa'yo. Halika na, Nestor. Mahalamuan kita, Nak. 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 Anong akala mo sa anak natin? Kuting na ipamimigay kani-kanino? Mali itong ginawa mo, Erlyn. Maling-mali. Anak natin yun. Alam ko. Pero ano magagawa ko? Namimiligro ang buhay mo. Paano kung hindi ka naoperahan agad? Paano kung... Pinabayaan mo na lang sana akong mamatay. Wala na bang ibang paraan? Hindi mo dapat ibinenta ang anak ko!
Anak ko rin, Pio. Alam ng Diyos na hindi ko kayang gawin yun nang walang mabigat na dahilan. At ako yun, Erlyn! Ako ang mabigat na dahilan! Ano ito? Hatian ang dalahin sa konsyensya mo? Utang na loob, Pio. Kung gusto mo, patayin mo na lang ako. Ngayon na! O eto! Sige! Patayin mo na ako! Kung sa tingin mo, wala akong kwentang ina at asawa. Kung sa tingin mo, kasumpa-sumpa ang ginawa ko. Ikaw na lang ang pumatay sa akin. Bago ako pa ang mamatay sa kasalanan ng ginawa ko sa anak natin na habang buhay kong dadalhin sa konsensya ko! Erlyn, ano ba ang naging sakit ng mister mo? Acute ulcer po, ma'am, ang naging sakit po ng asawa ko. Eh, humusay ba naman yung mister mo? Gumaling ba? Gumaling din po, pero 3 years pa po siyang nabuhay. Pero bumigay din po ang katawan niya kasi namatay din po siya, ma'am. Yung huling salita niya po, bago po pumikit yung mga mata niya, hanapin ko daw po si Dalia, bawiin po. Virgie! Virgie! Asan si Virgie? Wala na dito si Virgie. Nung isang linggo pa umalis, binenta niya na sa akin tong bahay na to. Wala na siya. Saan siya lumipat? Hindi ko alam. Kasama niya yung kapatid at anak niya. Sige. Sandali. Baka naman alam mo, ayaw mo lang sabihin. Asan si Virgie? Hindi niya anak yun. Anak ko yun. Sandali lang. Kung saan-saan hinanap ni Erlyn ang nawalay niyang anak, labis-labis ang pagsisisi sa kanyang nagawang kasalanan dito. Dumaan ang 16 na taon na daladala pa rin ni Erlyn sa kanyang puso ang pag-asang muli silang magkikita ng kanyang anak. Pero sa kasawiang palad, hindi ito nangyari noon. Kaya itinuon na lamang ni Erlyn ang kanyang atensyon sa pagpapalaki sa iba pa niyang mga anak. Hanggang sa... Halika, Erlyn, upo ka muna! Dali mo yan dito. Ito. Pakita ko sa'yo lahat, ha? Sige, sige. Oh. Ay, okay. Ay, teka, teka. Kukuha lang ako ng pera. Pasok ka muna. Ah, hindi. Okay lang ako dito kasi mas mahangin dito, eh. Oh, sige. At saka, bibilangin ko to para malaman mo kung magkano lahat. Oh, sige. Gusto mo ba nang mainom? Sige. Sige, sige, salamat. Sandali lang, ha? Wait lang. Oh, baka lumayas ka naman habang wala ako, ha? Huh? Ang hilig-hilig mo kasing gumala. Ah, hindi kaya... Sige na, ilak mo na yung pinto. Maglak ka, ha? At maraming sira ulo ngayon. Sige na, pasok na. Huwag mo na ako intayin. Sandali. Ano po yun? Yung umalis ba? Virgie ba ang pangalan niya? Oo, nanay ko po siya. Anong pangalan mo?
Dahlia, sino po ba kayo? Sandali. Huwag ka matakot sa akin. Gusto ko lang malaman kung anong birthday mo. Huwag ka matakot sa akin, Dahlia. Teka, dami niyong tinatanong sa akin. Hindi ko naman kayo kilala. Anak. Anak, ikaw nga anak. Ikaw nga anak ko. Dahlia akong nanay mo. Kinakuha mo! Dahlia mo ako! Dahlia akong nanay mo, anak. Kinakuha mo ako! Nga, alam mo ako. Ikaw kilala! Anak! Bitawan mo ako! Anak, anak ko! Bitawan mo ako! Anak akong nanay mo, Dahlia! Anak ko, Dahlia! Dahlia! Anak! Dahlia! Dahlia! Anak! Anak! 16 years yan, hindi ka tumigil ng kakahanap ng kakahanap. Hindi po, ma'am. Paano mo natunto na talaga siya nga ang anak mo? Virgie? Anong ginagawa mo dito, Erlyn? Bakit mo inilayo sa akin ang anak ko? Bakit mo siya itinago? Teka lang, Erlyn, ha? Sa pagkakaalam ko, putol na ang connection mo sa kanya. Ako na ang nanay niya ngayon. Hindi ko alam kung bakit andito ka, pero binabalaan kita. Huwag mo kaming guguluhin. Virgie! 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 Nakita ko siya kanina. Dito! Gusto ko siyang makausap, Virgie. Eh kung sabihin ko sa'yo hindi mo anak yung nakita mo, paano kung sabihin ko sa'yo na patay na yung anak na pinaampo mo sa akin nung araw? Aalis ka na? Malis ka na. Virgie. Virgie, alam ko. Alam ko siya ang anak ko. Naramdaman ko yun. Dito! Ako ang totoong nanay niya. Alam mo yun. Virgie, ang tagal ko kayong hinanap. Ang tagal kong pinagdasal to. Parang awa mo na. Virgie, gusto ko lang makausap ang anak ko. Gusto ko lang siyang mayakap. Parang awa mo na. Virgie, maawa ka naman sa akin. Alam mo ang totoo, di ba? Diyos ko naman, Junjun. Wala pang isang taon yung panganay mo, binuntis mo na naman yung asawa mo. Ano ba naman yan? Magplano naman kayo. Nagdagdag ka pa ng pagatas. Huwag mo na ang pagalitan, ate. 1,000 lang iniiram ko. Kung wala ka, tanong mo si nanay. Sige na, ate. Sige na, dumaan ka dito mamaya. Bayaran mo agad yan, Junjun, ha? Oo, thank you, ate, ha. Bait talaga ng utol ko. Maganda pa. Ay, ako, ayaw ko sa'yo. Sige na. Nay, si Junjun tumawag. Eh, tumal-tumal na nga nakita niya sa tricycle. Binuntis na naman yung asawa. Ano pa naman niya? Nay. Babalik ako dun. Hindi ko titigilan si Virgie hanggat hindi niya pinapakausap sa akin ang kapatid niyo. Nay, 16 na taon na hong si Aling Virgie ang kinikilalang nanay nun. Mahihirapan kahit na. Sa akin siya nanggaling. Init ng dibdib kong unang naramdaman niya. Gatas kong unang bumuhay sa kanya. Ako ang nanay niya. Lahat kayo sa akin nanggaling. Nay, wala hong kumukontra dun. Sinasabi babawiin ko siya.
Kahit magkano pang interes ang ipatong niya sa ibinayad niya sa akin, ipangungutang ko. Basta mabawi ko lang kay Virgie ang kapatid niyo. Eh, bakit umabot pa raw sa barangay? Gusto ko pong bawiin si Dahlia. Oh. Kasi nga po, ma'am, anak ko siya. Gusto ko po siyang makasama. Gusto ko po sa akin na siya. Kasi okay. Anak ko nga po talaga dyan, ma'am. Ano yung kanyang hiningin kondisyon para ibalik niya sa'yo, si Dahlia? Napakaraming pakiusapan ang nangyari bago ko siya napapayag na sumama sa'yo. Pasalamat ka, minor de edad si Dahlia. Hindi niya pwedeng suwayin ang batas. Salamat. Hindi ko siya pababayaan. Yung pag-aalagang ginawa mo sa kanya, titriplihin ko yun, Virgie. Huwag kang pakasisiguro, Erlyn. Iba ang pagpapalaki ko kay Dahlia sa sinasabi mong gagawin mong pag-aalaga sa kanya. Kung hindi niya magustuhan o hindi siya masaya sa poder mo, babalik din naman sa akin yan. Susubukan ko. Pero ang alam ko, iba pa rin ang pagmamahal ng tunay na ina. Hindi na siya babalik sa'yo. Pero hindi ko siya pipigilang bisitahin ka dito paminsan-minsan. Pangako yan, Virgie. Tingnan natin. Anak, kumain ka lang, ha? O, ito. Yan. Tsaka itong pansit. O, anak, meron ka pa bang gusto? Ito, chicken. Tsaka itong lumpia, anak. Naku, masarap ito, anak. Kumain ka nito, ha? Oh, tama na, tama na. Ayoko naman ito, eh. Hindi ko naman kumakain ng pansit. Daming-dami naman. Tapos ito, ayoko rin ito. Anak, kumain ka lang. Sa'yo lahat yan, kahit ubusin mo pa yan. Kain ka lang. Oo, ay naman. Hindi ko ito kayang ubusin, no? Ang ganda naman ng anak ko. Talagang... Dalagang-dalaga ka na talaga. May ketchup ba kayo? Ketchup? Teka. Naku, anak, wala eh. Hindi kami maketchup dito. Pero kung gusto mo, pwede akong bumili sa tindahan. Sandali, bibili lang ako, ha? Okay lang po. Wag na. Okay na ako dito. Sige, nakain lang. Ako lang bang kakain? Nay. Uy, Yana. Dahlia, ang ate Yana mo, oh. Ang ganda-ganda mo naman. Ay, ito, Dahlia, para sa'yo yan. Binili ko yung choco roll, oh. Naku, may basalubong ang ate sa'yo, oh.
O, anak. Umupo ka na dito. Para sabay na kayong kumain ng kapatid mo. Sige, Nay. Na makapag-usap din kayo, Dahlia. O, anak, anong gusto mo? Itong ay, sige po, sige, Nay. Mm. Hello! Oh, Jean, girl! Ano na? Mm, sige, sige. Ano oras? Ano oras? Ah, mm. Kailan? Oh, sige, sige. Ah, ako? Andito ako sa ano? Sa bahay ng kaibigan ng mama ko. Mm. Oh, sige na, sige na. Mamaya na. Oh, sige, sige. Bye, bye. Dahlia? 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 Yana? Asan ang kapatid mo? Wala ang kapatid mo. Umalis siya. Baka bumalik kay Virgie. Tawagan mo ngayon din. Tawagan mo sa cellphone mo. Nay, bakit ko ho tatawagan? Eh, hindi naman ho umalis. Tawagan mo nga! Ang dayong pang sinasabi! Pabalikin mo dito! Huwag na siyang umuwi doon! Nay, hindi nga ho siya umalis. Bakit ho kaya hindi kayo lumabas? Tignan niyo sa labas kung anong ginagawa niya. Dahlia, kailan ka pa natutong manigarilyo? Napakabata mo pa. Alam ba ito ng Mama Virgie mo? Eh, kung siya nga, nag-iyosi din eh. Kahit na, hindi ka dapat naninigarilyo. Masama yun sa katawan. Eh, kung bad trip at hassle ka lang sa akin, edi uwi na lang ako sa mama ko, di ba? Bakit pala mag-iyosi dito? Dahlia, anak. Hindi naman ako nagagalit sa'yo eh. Nagpapaalala lang dahil bata ka pa. Halika na. Ipagluluto kita ng tiyampurado. Di ba kagabi sabi mo sa akin, yun ang gusto mong almusal? Halika na sa loob. Alis na ho ako, Nay. Oh, Yana. Hindi ka ba mag-aalmusal muna? Hindi na ho. Una na po ako. Dahlia, anak. Kailan nga papasukan ninyo? Next week siguro. Siguro? Bakit? Bakasyon na ba? Akala ko sa isang buwan pa. Nak, magka-college ka na. Ano bang kursong gusto mong kunin? Dahlia, Kako, anong kursong gusto mong kunin pag college ka na, anak? Gusto kong maging model. O, diba? Parang ganito. Kapost ng ganyan, ganyan, ganyan. Posing-posing, ora-ora. Tapos kunwari may stage. So, yun, lakad-lakad. Ganun-ganun lang ako. Pow! Pow! Bagay na bagay sa'yo maging model. Ang ganda-ganda mo. Eh, kahit may gusto pa naman akong course sa college, di mo naman ako mapag-aaral, di ba? Si Yana, di nga nakatapos eh. Tapos nagtatrabaho lang siya sa factory. Tapos si John, tricycle driver lang.
Ate Yana. Ate Yana. At Kuya. Kuya Jonjon mo sila, anak. Pero si Mama, kaya niya akong pag-aralin sa college kasi mas marami siyang pera kesa sa'yo. Di ba nga, binigay mo nga ako sa kanya noon kasi wala kang pera? Kakayanin ko, anak. Magtatapos ka. Itatawid natin. Hindi ka magagaya sa Ate Yana mo at sa Kuya Jonjon mo. Pangako yan, anak. Habang tumatagal, maraming nadidiskubre si Erling tungkol sa kanyang bunsong anak. Pati na mga pag-uugali nito na kinailangan niyang tanggapin sa takot na mawala ulit si Dalia sa kanyang piling. Nay! Nay! Ba't gising pa ho kayo? Pasado alas 12 na. Hinihintay ko kapatid mo. Ito namang si Dalia, o gabing-gabi na, nasa labas pa. Hanggang anong oras ho ba ang pinaalam sa inyo? Alas 8 daw. Eh, birthday raw nung kaibigan niya. Nay, hating gabi na nga po eh. Nak, ikaw ang matulog na. Maaga pa ang gising mo bukas. Sige na. Nay, sumabay ka na sa akin. Halika na, matulog na tayo. Nay, magigising ka rin naman. Kakatok yun. Wala yung susi. Halika na. Sumama ka na sa akin. Kakatok naman yun dito eh. Kamagalala. Oh, dito na ako! Dito na ako! Aray! Aray! Dito na tayo! Ano ba yan, Poy? Aray! 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 O, salamat, ha! Salamat, Poy! O, ingat ka, ha! Sige na, sige na. Ingat ka! Good night! Good night! Bye, Poy! Dalia, sino yun? Ano? Kaibigan ko! Lasing ka ba? Hindi. Nakainom lang. Ganitong oras ka uuwi? Angkas ng kung sinong lalaki? Tapos lasing ka pa? Buti nga. Inatid pa ako eh. Tapos nakauwi pa ako. In one piece! Dalia? Aray. Huwag mo akong sasagutin ng ganyan, ha? Eh, huwag mo na akong tanungin. Para di na kita sasagutin, di ba? O, tapos. Tapos na. Parang hindi naging maganda yung inyong pagsasama ni Dalia kahit na pa totoo mo siyang anak, hindi ba? Marami po siyang mga bagay na hinihingi, mga gusto. Hindi ko naman po talaga kaya ibigay si Ma'am dahil nga ganito nga pa yung situation ko. Sa pananatili niya sa'yo, ano yung mga hindi niya nagustuhan? Ginugutom daw parati si Dalia sa inyo dahil hindi sapat yung pagkain. Maraming araw kayong nakatira doon at doon pa nakikikain yung anak mong lalaki. Hindi totoo yan, Virgie. Mas madalas ngang una ko siyang pinapakain kesa sa akin at sa mga kapatid niya. Hindi lang kasi ako sanay sa ibang ginagawa ni Dalia. Pinagsasabihan ko dahil madalas mali para sa edad niya. At ayokong kalakihan niya yon. Alam mo, Erlene, kung hindi mo na kaya si Dalia, pwede mo siyang isoli sa akin, maski anong oras. Total, hindi naman siya masaya sa'yo eh. Mag-aminan na tayo, Erlene. Mas kilala ko si Dalia kesa sa iyo, kaya pauwiin mo na siya dito. Hindi. Ako pa rin ang tunay na nanay niya.
Dahlia? 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 Anong ginagawa mo dito? Uy! Anong ginagawa mo sa akin? Anong ginagawa mo sa akin? Anong ginagawa mo sa akin? Paaboy ka! Ano ba? Bumawal mo siya! Ano na? Bitsyo tayo na! Bumayos ka! Bumayos ka dito! Bumayos ka dito! Bumalik mo na! Umalis ka na! Umalis ka na! Yan na! Ang tagal ko nang gustong gawin yan sa'yo. Sumusobra ka na kay nanay! Napakasama na ugali mo! Yan! At tama na! Tataro ka ako! Ayoko na dito! At ayoko na sa inyong dalawa! Pamimasa! Hindi mo na nalasan mo yung pamigay ng sarili mo kina! Dahlia, Liana, kaya ako lang naman nagawa yun. Dahil agaw buhay ang tatay mo noon. Kaya binenta mo ako? Wala ka lang maisip na ibang paraan? Ganun ba akong kawalang halaga sa inyo? Nagkain na lang akong itapon na parang basura? At kinalimutan sa loob ng 16 na taon? Bitawan mo na ako! Bitawan mo na ako! Dahlia, anak! Ano ba ka lang? Pumali na dito! Dahlia! 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 Gusto niyo ho siyang sundan? Sige ho! Sige ho, sundan niyo! Tudensya na lang naman yung naging anak niyo mula nung tumira yun dito eh! Diba? Wala na ako, wala na si John John! Puro si Dahlia na lang! Siya na lang lagi! Ilang beses pang sinubukan ni Early na pakiusapan ang anak niyang si Dahlia at matagal din niya itong ipinagdasal. Sa puso ng isang ina, gusto pa rin niyang makasama ang kanyang bunsong anak upang mahugasan ang naging kasalanan niya rito noon. Hanggang sa... Mahal mo pa ng kita. Mahal mo kita. Anak. Anak, ikaw nga anak. Ikaw nga anak ko. Hindi ko naramdam kung gaano kahapdi ang sugat na ito. Pero ang sugat na iniwan ko sa kapatid ninyo, hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang hapdi. Dito lang ho ako. Kami ni John John. Nandito lang po kami para sa inyo.
mahirap din yung ginawa mo na nagdesisyon ka na isasauli na lang siya, di ba? Di rin naman madali gawin yun dahil ikaw ang totoong ina. Opo, ma'am. Hindi po magawang gawin. Pero ginawa ko po para sa ikasasaya niya po, ikaliligaya niya. Ba't di ko kayo pumasok? Hindi na. Gusto lang kitang batiin ng Merry Christmas. Namiss kita, anak. Tsaka, dinaan ko lang tong regalo namin sa'yo na mga kapatid mo. Na, tanggapin mo ito. Dito man lang, maramdaman kong pinatatawad mo na ako sa ginawa ko sa'yo noon. Alam kong yun ang naging bubog mo sa'kin. Patawarin mo ako, anak ko. Sinubukan kong hugasan ang kasalanan yun. Pero hindi nangyari. Kung gusto mo dito sa Mama Virgie mo, sige. Ipinabalik na kita sa kanya. Pero gusto ko lang na malaman mo, anak. Andito ka lagi. Hindi ka kailanman nawala dito. Hinihintay ko pa rin na sana. Sana isang araw. Sana muli ka makapiling ni Nanay. Na, tanggapin mo na ito. Anak ko, pwede ba kitang mayakap? Mahal kita, anak. Mahal na mahal ka ni Nanay. Lagi mong tatandaan yan, ha? Sige, anak. Aalis na ako. Merry Christmas. Nay, mukhang may strike na talaga ang toda dito. Eh kung mag-taxi na lang ho kaya tayo, hindi naman siguro tayo aabutin ng 100. Look naman, eh dun sa tinubo natin kami Mrs. Aviles, baka kulang pang pang-taxi yun. Kaya natin yan, maglakad na lang tayo. Kayang-kaya ng nanay to, malakas pa ang nanay.
Kuya, sandali. Ipara mo. Nay, gusto ko lang sabihin na mag-ingat po kayo palagi. Nay, kayo po ni ate. Sige po, tatawagan ko po kayo. Oo, ano? Sabi ko lang, ma'am, kung nakikinig man siya ngayon o napapanood niya, gusto ko pa siyang makasama. Mm-mm. Gusto ko siyang makasama dahil anak ko siya, ma'am. Sa gabing ito, yan ang malaking panalangin natin sa Panginoon, ha, Arlene, ha? Opo. Naniniwala naman tayo pareho sa milagro. At yun ang aking ipagdarasal. Maraming salamat, Arlene, ha? At good luck to you. God bless you. Sige po, ma'am. Salamat din po. Salamat. Madalas sa ating mga palabas, ang gusto natin yung happy ending, hindi po ba? Pero sa kaso ni na Arlene at Dalia, sila ay nagdesisyon na mas makabubuti para sa bawat isa ang manatili silang magkahiwalay. Minsan, may mga pangyayari talaga sa ating buhay na napakalalim ng sugat na hindi natin maaaring pilitin na maghilom kaagad. Pero ang aking dasal, naway ang bawat pamilyang pinaghiwalay ng anumang tampuhan at hidwaan ay magkapatawaran na at muling punuin ng pagmamahalan ang kanilang mga puso ngayon, bukas at magpakailanman.